Welcome sa aking YouTube channel. Yes, for today's video, DIY nail extension time. Without further ado, let's go! At ang mga kakailangan ni natin ay false nail or fake nails. I am using natural color. Nail glue. Nail edge cutter, if kung meron na kayo ha. Pwede nyo rin gamitin tong nail cuticle pusher, nail cutter, at nail nipper. Tsaka gagamitan natin ng nail polish for the shade of 801 Spark na nabili ko sa Shopee. Kaya, let's go! Simulan na natin! Una, piliin natin ang sizes na fit sa kamay natin or sa kung ano ang gusto nyo. Dapat sakto lang, hindi dapat malaki konti or hindi maliit konti. Dapat sakto talaga sa size ng kuko natin. Yan. Pagkatapos natin mapili yung mga sizes na fit sa kuko natin, linisan muna natin to kuko natin. Ipupush natin tong mga cuticle. Gamit itong cuticle pusher, push natin ang mga dry skin na nakadikit sa kuko natin para paglagay ng nail extension, hindi natin masapawan yung mga dry skin na nakadikit sa kuko natin. Tapos, using brush para malinis natin ang mga kuko natin at saka matanggal yung mga tinanggal na dry skin. Sorry, hindi ko pala nasama itong nail file. Kailangan ito pala. Importante ito. Scrub natin itong taas na parte sa kuko para mawala ang mga oil. At para kakapit ng mabuti pag idinikit na natin ang ating mga fake nails. Tapos nating linisan. Ilagay na natin ang ating fake
nails using nail glue. Tsaka pala pag naglalagay kayo, bilisan nyo konti kasi ang bilis matuyo nitong nail glue. Gaya nitong una kong bagay, no? Matuyo agad kaya hindi dumikit. Pwede nyo din ilagay yung nail glues dyan sa, ano na, sa nail extension. Pwede din yon. At saka make sure na walang bubbles na walang bubbles kapag dikit nyo ng nail extension. Kasi pag nagbabubbles, yan yung dahilan na mabilis lang matanggal yung nail extension. Kasi nagli-leave ng space yan sa gitna or saan yung may bubbles. Kaya mabilis lang matanggal. Mas mainam kung sa nail extension nyo ilagay yung nail glue tapos ilagay nyo sa kukin. Mas tingin ko madali yun na hindi ko nagawa dito sa video. Ako kasi ayoko ng ganito kahabang mga ko, kaya nagamitan ko ng nail edge cutter. Gusto kong gamitin to kasi ayoko ng pointed nail. Gusto ko ng may square nail ba tawag doon? Ewan ko, basta ayoko ng may pointed na nail. Sinadya ko talaga mas mahaba yung pinky ko. Gusto ko kasing mas mahaba ang kuko ko sa may pinky. Ayan, nail file natin. Ang gilid kasi matulis siya. At kung ano yung gusto natin form, pwede natin gawin using nail file. Pwede ding nail cutter. Nasa sa inyo din yan. Yan, tapos na tayo. So, let's apply nail polish. Depende sa anong gusto nyo design, nasa sa inyo na yan. I'm using this kasi kabibili ko lang nito sa Shopee. Kung hindi nyo pa napanood yung video ng unboxing ko nitong mga item na to, panoorin nyo po. May pang nail art pa kayo, pwede nyo rin gawin yun. Ako, ito pa kasi yung dumating. Hinihintay ko pa yung mga pang nail art ko. So, abangan natin sa susunod na mga videos ko, may mga pa nail art ng lola nyo.
yun po. Ganyan lamang po kasi may maglagay ng nail extension sa bahay nyo. Ang ganda ng shade na to, guys. Nabili ko to sa Shopee. Yan po, ang bilis lang. Ang dali niya pong gawin. Sa mga kagaya kong ayaw pumunta ng salon kasi takot magpalinis ng kanilang mga kuko. So, yun lamang po. Comment down below kung gusto nyo pa pong ng ibang DIY na gusto nyong i-recommend sa akin. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye!